Samantala, patuloy po ang pagtulong ng pamahalaan sa mga inangan nating kababayan sa pamamagitan ng mga malasakit center na itinatayo sa bansa. Mensahe ni Senator Go, huwag mag-atubiling lumapit sa mga ito para makroseso ang libreng serbisyong medikal. Panoorin po natin ito. Aabot na sa 3 milyong mga pasyente ang natulungan ng malasakit center sa 149 na mga ospital sa buong bansa. Kaya sa pagbisita ng outreach team ni Senador Bongko sa mga bayan ng Kalumpit at Mekawayan sa Bulacan, Kabakailan, paalala niya sa mga residente na huwag mag-atubili na lumapit sa mga malasakit center kung kailangan ng pampagamot o pampa-ospital. Ang malasakit center po ay batas na, isinulong ko noon, pinirmahan ni Pangulong Duterte. Ang malasakit center po ay para sa mga poor and indigent patients. Nasa loob na ho ng hospital yung 4 na ahensya ng gobyerno, ang PhilHealth, PCSO, DOH, DSWD, na handang tumulong po sa inyo hanggang maging zero balance po ang inyong billing. Lapitan nyo lang po ang malasakit center dyan po sa inyong lugar. Ang malasakit center po ay para sa mga poor and indigent patients. Tutulungan ho kayo ng malasakit center at wala pong pinipiling pasyente ang malasakit center. Mensahe niya sa mga taga-Bulacan, lalo na ang mga laging lumalabas ng bahay para maghanap buhay, na tiyaking protektado ang sarili laban sa virus. Hindi anya dapat mawalan ng pag-asa dahil nariyan ang pamahalaan para mapagaan ang kanilang pasanin at dahan-dahang maibabalik sa normalang pamumuhay. Maraming salamat po sa inyong kooperasyon sa ating gobyerno. Magtiwala ho kayo kay Pangulong Duterte, magtiwala ho kayo sa gobyerno. Ginagawa po natin ang lahat upang malampasan ang krisis na ito. Tuloy-tuloy po ang ating pagbabakuna, ngunit huwag maging kumpiyansa. Kasabay nito, namahagi si Go ng mga pagkain at mask sa mga residente ng dalawang bayan. Pinansyal na tulong naman ang inabot ng DSWD sa mga kwalipikadong benepisyaryo. 2 buwan po ako nagtrabaho ng dishwasher. May anak po ako, 4 taon. Hindi po kasi sumasapat yung kinikita ng asawa ko eh. Kaya po nagtrabaho na rin po kahit paano. Senator Bongo po, maraming salamat po. Malaking tulong po sa amin ito. Papasalamat sa iyo, Senator Bongo, sa tinulong niyo sa amin sa araw na ito. Naway pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong mabuting adikain para sa ating bansa. Ako po ang inyong Kuya Bongo. Kasama si Pangulong Duterte ay handang magserbisyo po sa inyong lahat sa abot ng aming makakaya. Nandito lang po kami na magsiserbisyo po sa inyo at handang-handang magserbisyo po sa inyo sa anumang oras.